Magandang araw po sa kanilang lahat. Welcome back po sa akin channel, mga ka-treasure hunter. Magbabalik na naman po tayo upang magbabahagi na naman po ng kaunting kaalaman tungkol po sa mga sikreto ng mga Japanese Imperial Army. Nagbaon ng mga kayamanan ang mga Hapon nung sila po ay nanakop sa Southeast Asia at nadala po dito sa ating bansa at naibaon nga po ito sa kabundukan ng Pilipinas. So ang ating pong topic ngayong pag-uusapan ay yung mga treasure na kung saan naibaon nila nung time na nagmamadali sila. Yan po ay ating tatalakayin ngayon, mga ka-treasure hunter, upang makakuha tayo ng mga madadaling kunin, hindi yung napakahirap kunin. Yan po ang ating aim o goal o inaasahan upang hindi tayo mahihirapan. Yan po ay ating tatalakayin. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating channel. Maraming salamat po ulit sa inyo. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag niyo pong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated kayo sa mga i-upload kong videos. Pag-uusapan po natin, mga ka-treasure hunter, yung tungkol po sa nagmamadali na ang mga Japanese Imperial Army nung sila po ay nagtago ng kayamanan. Ibig sabihin, may mga malalalim talaga na naibaon ng mga Japanese Imperial Army nung planado na may mga mapa at yung gumamit sila ng mga prisoners of war, pati yung kanilang mga sundalo at mga engineers. Pero yung time po na hindi pa nila naubos na ibaon ang mga treasure ay gumamit na po sila ng technique na kung saan nagmamadali na sila at hindi ganun kalalim ang kanilang pinagbaunan ng kayamanan. So yung time na yun ay nag-order po ang general ng Japanese Imperial Army na ibaon na lamang ito na hindi malalim sapagkat wala na silang oras at maaaring maaagaw ng mga sundalong Amerikano kapag hindi nila ito gagawin. So kabilang po sa kanilang technique ay yung tinatawag na dynamited shot o yung mga tunnel ay pinapasabog na lamang nila ang bunganga upang mag-collapse at hindi na ito tatabunan pa kundi yung bumba na lang ang tumabon. So hindi ganun kalalim yun at yun po ay kapag natanggal natin yung mga natabon na dumagan sa bunganga ng tunnel ay makakapasok na tayo sa kinaruroonan at kinalalagyan ng treasure. Yun po ay tinatawag na dynamited shot o pinasabog nila yung bunganga ng tunnel. Katunayan, yan po yung nakuha ni Rogelio Rojas dito po sa may Baguio City sa BGH. Yung tunnel ay dynamited shot. Yun po yung last na treasure bolt na nagmamadali si General Tomoyuki Yamashita sa kabundukan o dito po sa may Cordillera banda. Subalit marami pa po ang nagawa ng ganyan na dynamited shots na kung saan nagmamadali nga po ang mga Japanese Imperial Army. Isa din sa technique ng mga Japanese Imperial Army ay ang magtago sa mga bagay na kung saan hindi natin mapagdududahan ay iyan po ang kanilang ginagamit na mapagtaguan nung sila po ay nagmamadali at kabilang po dyan yung tinatawag na mga bato o malalaking bato na kung saan hindi pwedeng galawin ng malalaking tao o kahit mga 10 tao ay hindi kayang buhatin. Yan po ay kabilang sa kanilang napaglagyan. May mga tao po na mga nakarecover na nag-renovate ng mga area na kung saan nakakuha sila ng mga gold bar na kung saan nadaganan lamang ng malaking bato at kabilang po yan sa kanilang
plano na dyan na lamang ilagay nung sila po ay nagmamadali. At yung mga ganyang klaseng bato ay may mga hugis at may mga palatandaan na katulad po ng mga puno ng bayabas, puno ng mga abukado, at katabi niya yung mga malalaking bato ay nandoon lang pala sa ilalim ng bato na dinaganan ng napaka bigat na bato, at doon po nakuha yung ibang mga gold bars na kung saan itinago ng mga hapon. At kabilang din po dyan yung mga bato sa kabundukan na nakikita natin sa may gilid ng ilog, sa gitna ng ilog na kabalandra, na napakalaki, parang mga bahay, para siyang mga bulang napakalaki na nakabalandra doon na tinubuan na ng lumot. At may makikita tayong kakaiba sa kanyang hugis. At sinasabi na ng mga ninuno natin na huwag tayong lumapit dyan, sapagkat pag lumapit tayo dyan ay sinasabi raw na magkakasakit tayo at maaaring sasaktan tayo ng mga engkanto raw na nagbabantay doon. Yan po ay kabilang sa mga teknik ng mga Japanese Imperial Army, sapagkat alam ng mga Hapon na mahirap itong kunin sapagkat nakakatakot dahil may mga engkanto kasi na nagbabantay kapag malalaking bato na ang kanilang pinaglagyan, sapagkat doon po magbabahay ang mga hindi natin nakikitang mga nilalang. So binabahayan yun at binabantayan ng mga nilalang na kung saan ay hindi natin nakikita. Yan po yung isa sa mga teknik ng mga Hapon upang hindi basta-bastang makuha ang nakatagong kayamanan. Minsan yung mga bato na yan ay dinadaluyan ng tubig sa ilalim. May butas sa ilalim na nakakatakot. Yun pala, may sikretong butas doon na kung saan na doon lang pinasak sa may loob mismo ng bato. Kapag nabuwal yun ay may sikreto pala sa ilalim ng bato na napakalaki. At yung iba may nakakuha na po ng kasing laki ng bahay ng mga bato. At yan po ay sa mountain area o mountain province na napakalaking bato na parang bahay. At hukay na sila ng hukay, wala silang mahanap. Subalit nung biyak nilang bato ay nasa gitna lang pala ng bato na mayroong kwarto-kwarto yung loob ng bato. At nakakuha nga po yung isa sa nagsubok o sumubok bumiyak ng napakalaking bato na yan. So napakahirap po kasing tukuyin kapag nasa loob ng bato, sapagkat napakaraming bato at hindi mo alam kung nasaan dyan o nasaan riyan yung nakatagong kayamanan, sapagkat napakagulang at napakatalino ng mga Hapon at alam nila na baka babasagin ito ng mga tao at papahirapan din natin. Kumbaga yan po ang kanilang perception o iniisip, sapagkat magaling po ang nag-engineer ng mga Japanese Imperial Army engineers na kung saan yumari sa mga sikreto. Idagdag po natin dyan, mga ka-treasure hunter, yung mga nakakatakot na lugar o mga nakakatakot na mga pinagbabahayan ng mga engkantado na mga punong kahoy ay kabilang sa napagtaguan ng mga Japanese Imperial Army. Yan po yung mga puno ng malalaking balite o mga ano pa mang kahoy na pinagpupugaran ng mga hindi nakikitang nilalang ay kabilang sa napaglagyan ng mga Japanese Imperial Army na doon nila itinago, sapagkat hindi ito pwedeng kunin ng mga tao, sapagkat kung kukunin ito ay may mga kapalit at maaaring nanganganib o mapanganib ito. Yan po ay ang kanilang sikreto upang secured at safety ang pagkatago ng kanilang mga kayamanan. So kung mapapansin natin yung mga malalaking tabay o mga atabay o mga bubun o mga pinagkukuhanan natin ng tubig na spring na may mga iba't ibang makikita tayong mga nilalang na engkantado o nagpapakita,
ay kabilang sa kanilang napaglagyan sapagkat ito po ay nakakatakot. At kung nakakatakot ay doon nila ito itinatago sapagkat hindi pwedeng kunin ng kahit sino o sapagkat ito ay delikado at mapanganib. Kabilang din po sa napaglagyan ng mga Japanese Imperial Army ay ang mga pinaglibingan o pinagbabaunan ng mga bangkay o yung mga may makikita kayong mga buto ng tao o mga sinaunang mga sementeryo ay napaglagyan nila ng mga kayamanan nung sila ay nagmamadali na sapagkat napili nila yan ng kanilang engineers sapagkat nakakatakot na area at maaring walang sumubok na maghanap ng kayamanan sapagkat ito ay nakakatakot sapagkat naroon yung mga kaluluwa o naroon yung mga taong binaon sukasama sa mga naibaon ang treasure at kabilang ang mga buto ng tao o mga bangkay na patay na kanila pong ibinaon noong unang panahon. Kabilang yan sa mga nadiskubre ng mga ka-treasure hunter na iba na may mass grave na nakita yung mga buto na pinagsama-sama lang at sa ilalim nito ay may napakalaking sikreto. So dyan po nila nilagay nung sila po ay nagmamadali. Maaring yan po ay kabilang sa mga malalalim yung mga mass grave na yan. Subalit may mga area na mga mababaw na nagmamadali sila na may mga ibinaong mga bangkay. Kabilang po dyan yung mga bangkay ng mga ninuno nung unang panahon sa kabundukan. Katulad po ng mga manubo na kung saan kapag sila po ay nagbaon ng mga bangkay ay nilalagyan ng mga bato sa itaas at mga plato na naabutan ito ng mga Japanese Imperial Army at napag-alaman nila na libing ito ng mga sinaunang Pilipino at doon nila isinama sa mga napagbaunan ng mga ninuno ng mga sementeryo. Yan po ay nasa kabundukan ng Mindanao at maaring sa Kabisayaan ay mayroon din silang nailagay na ganyan. Hindi po natin alam sapagkat di tayo nakapunta ng Kabisayaan. So, sa Mindanao ay may nakita na tayong ganyan at maaring may mga nakadiskubre din po ng mga ganyan. Mayroong mga nakaararo sa taas po ng kabundukan na kung saan naararo lamang nila ito sa itaas nung sila po ay nag-araro. Yan po ay napakaswerte sapagkat yun po ay binauna lamang ng mga hapon nung sila po ay nagmamadali. At kabilang din po dyan yung mga ibinalot mismo nila sa bato na pinapasabog nila yung area ng sapa at yung hukay po ng ginawa ng dinamita ay yun na lamang ang kanilang pinagbaunan at pinatigas ng chemicals. At hindi po yun ganun kalalim, yan po ay tagabaywang lang hanggang liig sapagkat sila po ay nagmamadali nga at may target silang oras upang makarating sa Pacific at doon sila papalis na sa bansang Pilipinas at papunta ng bansang Japan. So dumaan po sila sa Visayas, Mindanao, Sabah, Malaysia at paiksit na po sa bansang Japan papunta po sa kanilang bansa upang bumalik na. At yung iba yung natraps po sa Luzon ay nag-asawa na po sila ng mga Pilipina at yung iba sa Mindanao at Kabisayaan ay nakapag-asawa rin ng mga Pilipina upang hindi sila huhulihin at magkunwari na lamang sila na mga Pilipino. So hanggang dyan na lamang po ang ating naibahagi sa inyo at sana po ay nakapagbigay na naman tayo ng kaunting kalaman tungkol po sa mga sikreto ng mga Japanese Imperial Army. At kung mayroon po tayong kaunting pagkakamali sa ating naibahagi sa inyo, tayo po ay humihingi sa inyo ng paumanhin sapagkat tayo po ay tao lamang na likas na nagkakamali. Hanggang sa susunod, ito po ang inyong lingkod ang nagbabahagi. Maraming salamat po ulit.